Hi guys, what's up? This is Reza and welcome back to my channel. Kung bago lang kayo dito, welcome sa channel ko. My name is Reza. And don't forget to click the subscribe button. So guys, itong bagong vlog natin is about, so nabasa niya na naman siguro sa title, this is about yun sa lotion na nakita ko, nare-reviewin natin ngayon. So this lotion is somewhat like a body concealer. So guys, ito, hindi na ako magpapato pink pa. Ipapakita ko na sa inyo. So itong lotion na to. So this is the GT Carrot Lotion 4-in-1 Anti-Aging Formula. So, sabi niya, this lotion is a whitening, moisturizing, body concealer, and sunblock. Tapos, has beta-carotene from pure carrot extract. So, nung nabasa ko to, sabi ko, ala, 4-in-1 na siya. Meron na siyang sunblock, meron na siyang body concealer, moisturizing, and whitening. So, walang pa tong pick-tong-pick pa. Binili ko to kasi feeling ko maganda siya. And, naisip ko na, nagawan ko na din siya ng review. So, guys, this is 215 ata. Ilalagay ko na lang sa screen yung correct price niya. And this is 100 ml. Tapos with SPF 60 or 60 SPF yung sabi sa kanya. This is a local product dito sa Philippines. And tignan naman natin yung ano niya, yung packaging niya. So yung packaging niya, ayan. White, combination ng white, orange, green, and black. Kasi nga, diba, carrot siya. And then, sa likod, makikita nyo yung sinasabi niya, kung ano yung kiniklaim niya, and kung saan siya gawa. And sabi niya dito, paraben-free and cruelty-free siya. Yung expiration date niya is 2021. So, for this part naman, itry naman natin siya na actually guys, 100 ml pala siya, ayan. So, kung i-compare mo dun sa Nivea na SPF 15 na may PA++, it's 250 pesos. And 250 ml na rin ata siya. Ilagay ko na lang sa baba. And then, ito, it's 250 pesos for 100 ml, pero 4-in-1 na siya. May sunblock, whitening, moisturizing, and body concealer. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya naging body concealer. Tanggalin ko lang, relo ko. So, ito guys, tanggalin ko din yung ring ko. So, ito guys, ito yung consistency ng product. Ayan, napadami. So, ayan siya. Hindi siya ganun kalapot. Tapos yung color niya is orange. Ayan, hindi siya ganun kalapot. Parang medyo watery din siya. Kaya tumutulo-tulo siya. Tapos yung smell niya is sweet yung smell niya. Hindi ko kasi sure kung ito yung smell ng carrots. Pero sweet yung smell niya. Tapos ipaplalagay ko siya dito. Ipapakita ko sa inyo. Tignan niyo kung anong mangyayari. So, ayan siya pag nilagay mo siya. Then, hindi siya mabilis absorb. Ayan, tignan niya yung pagkakaiba. Nakita niyo ba? So, ito siya. Ayan. Ayan. Diba? Isa ba? Diba? Kaya siya natawag na body concealer kasi meron siyang instant white na ginagawa sa palat mo. So, ayan. Dito mas light compared dito. Ayan. So, ayan. Feeling ko medyo na-absorb na siya. Guys, ito. Ginagamit ko siya tuwing umaga. Actually, ang ginagamit ko talaga is yung Nivea Instant White. Ginagamit ko yun before ako pumasok sa office kasi nga di pa medyo mainit dito sa Pilipinas. Para kahit pansan, hindi ka masyadong pag nalimutan mong magpayong, maaga pa naman. At least, protected yung katawan mo. So, ito, ginamit ko siya for 20 days ata o 15 days ko na siyang ginagamit. So far, nakita ko yung mga pros and cons na para sa product na to.
So, sasabihin ko na ngayon yung mga pros and cons o yung mga nagustuhan o hindi ko nagustuhan sa product na to. So, unahin ko na lang siguro yung muna yung mga hindi ko nagustuhan sa product na to. Yung unang-unang hindi ko nagustuhan sa product na to is kapag medyo dark yung skin mo tapos nilagay mo siya sa'yo, kitang-kita siya agad kapag hindi mo na siya na-spread evenly. Kasi nung first time na tinry ko to, medyo one shade darker pa ata or medyo dark yung color ng skin ko lalo na sa legs kasi hindi naman ako mahilig magpayong. So nung nilagay ko siya, syempre pag magmamadali ka na, click ka na, papasok ka na sa office, parang sobrang bilis mo lang i-apply yung ano, yung mga lotion mo kasi nga umaga nagmamadali ka na. May time na pagdating ko sa office, parang talagang na foundation na yung legs ko pero hindi siya pantay. Yun, sobrang nung nakita ko yun, nahiya ako kasi baka nakita ng ibang tao. Pero okay lang naman kasi sa legs naman yun. Wala naman sigurong masyadong tumitingin. Tapos yung sunod na hindi ko nagustuhan sa kanya is kapag ginamit mo siya, tapos mainit yung panahon, parang mas lalong magiging mainit. Hindi ko alam kung dahil ba banas yung panahon na yun o dahil humid ba yung tawag doon? Humid, parang mayumid yung panahon. Kaya pag nilalagay ko to, laging nilalagay ko siya agad pagkatas ko maligo. Para habang natutuyo yung katawan ko, natutuyo din yung lotion na to para kapag magbibis na ako, hindi siya mainit. So yun yung isa sa hindi ko nagustuhan. Yung last pala na hindi ko nagustuhan sa product na to is parang ano siya, medyo pag nilagay mo siya sa balat mo, hindi siya agad na-absorb. Para talaga siyang sunblock. Yung feeling na naglagay ka ng sunblock na medyo greasy. Ganun yung pakaramdam niya. So, ayan o. Hindi pa nga siya masyadong toyo eh. Pero ayan, para kang naglagay ng malabnaw na liquid foundation sa balat mo. Ewan ko kung kita. Ayan o, kita yung pinagkaiba. Pangit ng ano, siko ko. Ayan, pinahit. Para kang naglagay ng malabnaw na foundation sa katawan mo. Punta naman tayo dun sa mga bagay na nagustuhan ko dito. So, isa sa mga nagustuhan ko dito sa product na to is yung scent niya. So, parang kung sa umaga naglotion ka and then papasok ka, parang ka nang nakakulun. Kasi mahilig ako sa mga sweet scent. So, ayun, isa yun sa mga nagustuhan ko. And then, second na nagustuhan ko sa kanya is, ano, nakakaputi siya. May instant white siya na binibigay sa'yo. So, kung yung balat mo is medyo dark ka, tapos na-apply mo lang siya talaga ng pantay at saka maayos, okay na yun. Kasi mahirap pag nagmamadali, tapos hindi mo na pantay, tapos natuyo siya ng ganun, hindi siya evenly spread. Yun, kitang-kita talaga yung katotohanan na tinago mo. So, yung isa sa mga nagustuhan ko din dito is, ano siya, may moisturizing siya. So, ayan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang, kahit, parang hindi siya tuyo. Kasi moist na moist siya, ayan o. Inano mo siya, malambot siya, tsaka madulas. So, isa yun sa mga nagustuhan ko kasi nga, madulas, tas mabango. Mabango siya. Tapos kung sa price naman, iisipin mo, 250 pesos to. Pero yung nakukuha mo sa kanya na pinapromise niya is may sunblock ka na, may body concealer, whitening, tsaka moisturizing. Tapos yung whitening na yun, instant whitening pa. So parang okay na okay siya sa akin. Sa price ng 250, may apat na benefits ka nang makukuha. Tapos galing pa siya sa Carrots and made in the Philippines siya. So talagang sinusuportahan natin yung local brands natin dito. Yung last din pala sa nagustuhan ko dito is ano siya, paraben free and cruelty free. So guys, the question is if kung maubos ba to, actually maubos na siya, parang siguro hanggang dito na lang po. Yan, kung will I consider repurchasing this item? So guys, for me, it's a must. So ayun guys, I hope you like this vlog or this review kasi ako nagustuhan ko talagang yung product na to and bibili ako ulit pag naubos to. And don't forget to subscribe and like and share this vlog para malaman din nila na may mga local products tayo na ganito na pwedeng ilaban sa mga ano natin, sa mga export or mga foreign products na nandyan sa market. And guys, 4-in-1 na to ah. So I hope you like this vlog. Ulit-ulit ako. And I hope to see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.